A Christian, these are not the words of him that had a It was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Sabay-sabay. I and my Father are one. Now, let's pray. Lord, na salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We pray na kayo po ay magagabay sa bawat isa, Panginoon, na ngayong pag-aralan namin. Again, basics. I pray na kayo po ay magsala po, Lord, ng gawa ng kaaway. I pray na sa lahat sa mga nagbabalik, Panginoon, yung basics dito, Lord, may intindihan namin. We'll dwell with this topic for the duration of this service. So, I pray na kayo po magtuturo sa amin, Panginoon, na paipunta natin mga katotohanan na ngayon po ay binababoy ng marami, Lord, na kunwaring preacher, kunwaring Christian, Panginoon. So, I pray maging malinaw po sa amin to, Lord, na intindihan namin kung paanong kayo ay isa sa Panginoong Jesus, ganun din ang Holy Spirit. So, I pray na maging malinaw sa amin to, Lord, at palaging bawat isa. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. Ako po na po. Morning again, mga salamat sa mga nagbabalik. Mag-alala po natin, may topic sana akong iba eh, pero dali. Okay lang. Anong food natin? May naamoy ah. Okay, so binasa po natin, dalawang tagpo actually ito, no? May mga usapan dito. Pero importante, yung bandang huli, alam natin ang Panginoong Jesus ay lumaka dito sa mundong ito. Importante po yun. So kaya nga yung next seminar natin is yung bagay na yan, no? Historicity of the Lord Jesus Christ. Kasi po hindi siya figure lang na dito tayo pwede makarelate. Alam natin talagang siya ay Diyos, pero nagkatawang tao at lumaka sa mundong ito, nag-minister, nagturo especially. Kaya ano natin yan? Yan yung kunin natin. Kung ano yung mga tinuro niya. At hindi lang yung tinuro niya, kung sino mismo siya. Importante po yun. Naalala ko si Pastor dito, lagi siya nasabi niya, maganda yung lasabihin mo eh. Diba? Ano nga, ikaw. Yan, mga nag-preach dito, diba? So, kaya kayo tinitrain. Patalino rin kayo. Inaalam nyo kung ano sasabihin nyo. Para matututo yung mga nakikinig. Kasi sabi ni Pastor noon, importante, hindi lang yung ito eh. Kuna, mayroon kang magandang, ano, lalo sa internet ngayon, dami nang makukuha kung ano-ano, outline. May iba, nagbibida pa. Kaya inaral ko rin yan, yung iba, nakita ko nga ngayon, di sablay pa eh. Iba, kasi quote ng quote kung kaninang preacher, hindi kinalala kung sino yung preacher na yun. Minsan mga Baptist pa, magkukot ka kung sino yung Calvinist. So, kaya ang gusto sabihin dito ngayon, importante yung message mo, importante ka din, sino ka ba? Hindi niyo ba? Kung natin, merong kagabi na naman, yung kaibigan ko, mabait na pastor yung kaso. Siguro dahil, ewan ko, may mga pastor kasing gano'n, medyo maluwag sa association. Kaya, hindi naman sumagot. Pero sabi ko, pinopromote si Billy Graham na naman. Siguro, hindi kilala. Hindi ko alam. Pero si Billy Graham na yan, Baptist kunwari yan. Pero kaibigan niya, kaibigan niya, may pari siyang kaibigan na talagang close. Hindi niya tinatago yun, sabi niya. Isa sa mga close niya, Catholic. So, sa palagay mo, hindi ka ma-influensya nun. Magaling rin sana magsalita, magaling na ano. Kaya nung ngayon, tinaano ko, binibilang ko yung taon kung saan siya active. Yun nga yun, doon din naging liberal yung Southern Baptist. Doon yun eh. Kaya, kasi influence niya eh. So, malakas siya, sikat, mahal na mahal siya ng sanlibutan.
Yung mga tunay na preacher, hindi ganun. Pag tunay kang preacher, re-preach mo yung Bible, huwag kang umasa na mamahalin ka, ay, Pastor Ace, magsalita ka nga sa amin dito. At gusto mo pagpalain daw. Naku, mga hindi nila, hindi ka na mamahalin na ganun. May magbahal man sa iyo, hindi ganun karami. Kasi yung sabi sa Bible, they that are, basta yung magmahal ka na sa libutan, hindi ka sa Diyos, yun ang sabi. Okay? Limutan ko sa inyo. But anyway, ang tagpo ng nito po, no, so again, ang Panginoon naman ay lagi siya nakikipagtalastasan. Siya nagtuturo, hindi may iwasan ngayon yung mga kalaban, mga naiinggit, at hindi nag-agree sa kanya. Eh, pag ang Diyos ang kumilos, matindi yan eh. Minsan ay, alam niyo po ngayon, yung media ngayon, ang dami daw ginagawa niyan, inaaral nila yung psychology ng tao para magkakitaan yung tao, maniwala sa kanila. Ewan ko ngayon, may report na naman na parang mind control na. Ewan ko, totoo na yun. Basta parang may signal daw silang inaano sa mga tao na parang gera na eh. Gustong kontrolin kayo, papa, i-remote ka lang. Oh, kami, pumunta ka dito, bumili ka ng ganyan. Mabakuna ka, parang sinasabi. Hindi ko alam kung ano yung katotohanan nun. Pero hindi rin malabo. Kasi yung, alam mo na yung mga pinapanood nyo, di ba? Yung mga bakla, tanggap ba sa Diyos yan? Eh, ba't ngayon ang dami na tumatanggap? Nung panahon namin, tinatawanan yan. Ang didiri kahit yung mga, lalo mga lalaki. Eh, inaasar yan. Ngayon, parang takot na eh. Huwag bayaan mo sila. Okay lang yan. So, merong nangyayaring labanan, okay? So, sa Panginoong Jesus, di siya takot eh. Sinasabi niya yung totoo. Again, bandang huli, siya ay kinagalitan. Anyway, importante, balik tayo sa sabi ko kanina, importante yung message mo, importante sino ka rin. Okay? Kaya yan si Billy Graham, ang galing kasi magsalita. May ano po eh, may way. Paano magaling magsalita? May way yan. May tinuturo yan. Naalala ko yung mga inaral ko rin kasi may isang app na ganyan eh. May laging ano yan, may yung mga post, pati yung mga post inaaral. Yung inuulit-ulit, mga style yan, maraming style. Ayan, mga preacher. Pwede nating aralin yung kaso magmang sobrang galing mo na, tapos may connection ka pa, kasi ikaw yung iaharap dun, oh, magsasalita si Billy Graham, ang daming pupunta, kakausapin yung mga pupunta, oh, pumunta kayo kahit ayaw nyo. So pupunta talaga. Yung pala, agenda ng kalaban yung inaano ni Billy Graham. Eh, pastor, kala ko, baptist yun. Kaso nga, iba na yung gospel na tinuturo niya. Tinuturo niya daw, kahit Hindu daw, kahit Muslim, basta daw, ano sabi niya, basta meron daw, they follow the light in them. Mga ganun yung term niya, labo eh. Hindi biblical. Sabi sa Bible, ano? Isa lang, ang tagapagligtas. Oh? Ang sabi diyan, John 14:6, and Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Sa Tagalog, ako ang daan, katotohanan ng buhay. Walang paparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Acts ano naman? Paul 12 ba yun? For there is no other name given among men which by which we must be saved. Isa lang talaga ang tagapagligtas, si Jesus lang. Ano sinasabi ni Billy Graham at saka mga kasama niyang ano. So mayroon pa daw iba. So mali yun. Kaya ngayon pag-aaral natin, another naman. Isang katotohanan na malalaman mo kung sino yung mali sa totoo. Dito sa bagay na to. Kaya ang title nito po is How Jesus is One with the Father. Yan title natin ngayon ha. How is Jesus One with the Father? Paano sila nagkakaisa? Kasi sabihin ko rin lang, merong mga grupo naman na ang tinuturo, si Jesus daw tsaka yung Ama ay isa lang. Ayun yung sinabi dyan, di ba? O pastor, paano yan? O tama naman, kaya nga ngayong umaga, papaliwanag natin kung paano yun. At hindi yung gusto lang nila, yung side lang nila. Kasi ulitin ko, ang tinuturo ng mga Pentecostal oneness, hindi lahat ng Pentecostal oneness, pero yung iba ang turo nila ganito, si Jesus, tsaka yung Ama, hindi sila magkaiba. Pareho lang sila. Tama ba yun? Eh, pag nag-uusap nga sila, kinakausap, minsan kinakausap mo yung sarili mo, hindi katulad sa kanila. Di ba? Kaya aralin natin ngayon ngayong umaga.
Importante, naniniwala tayo sa tunay na Diyos, Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. Ganyan po yan, tatlo sila, pero sila ay nagkakaisa. Yung kabuuan nila, yun ang tunay na Diyos. Pag hindi ganoon ang Diyos mo, hindi yun ang tunay na Diyos. At isa na nga itong example nila, pag sabi niya si Jesus at ang Ama, ay iisa lang na to the point na hindi sila nagkakaiba, hindi sila nag-uusap kasi, ba't ko makakusapin yung sarili ko, di ba? Ayan. So introduction lang po ito, mayroon tayo ditong apat na points na malinaw na i-demonstrate natin na yes, ang Panginoong Jesus ay isa sa Ama. Pero paano nga, paano sila nagkaisa? Paano tayo malito? Kasi ang dali magbilang, di ba? 1 and 2. Pareho ba yung 1 tsaka 2? No, syempre, hindi. Kaya yun pala, naalala ko yung si Manalo, no? Iglesia ni Manalo, ganun din pala yun. Dahil, hindi exactly ganun, pero si Kristo daw ay tao lang, and therefore, isa lang talaga ang Diyos, at di pwedeng sabihin si Kristo ay Diyos kasi may ikindalawa ang Diyos. Ang ganyan din yan, masimple lang naman sa Matthew, parang tama eh, di ba? Pero sa Bible, hindi yun tama. Okay, kaya ipapaliwanag natin ngayong umaga kung paano ang Panginoong Jesus ay isa sa Ama, ang Diyos Ama, pero sila ay nagkakaisa lang at hindi sila tatlong Diyos. Isang Diyos na tatlong persona, yan ang ating term dyan eh, persona. So, introduction lang muna, anong sabihin ng person? So, sa mga dictionary, pwede sabihin dyan, tao, kasi yun ang ano eh, tao. Pero lalo ngayon, sa ating kapanahunan, minsan, mag-chat-chat ka, sa palagay mo, tao ba yung kausap mo, minsan? Diba? Napansin yung iba, sumasagot, diba? Kaso parang robot, kasi robot talaga. Bilang na bilang yung response niyan. Amen? So, ang tawag doon, chatbot. Ngayon, eh, mas komplikado na, AI na daw. Mga man niya. So, pwede mo sabihin person siya kasi nakakausap mo na parang tao. So, define natin ngayon paano ang Diyos ay persona pero hindi tao. Ibig sabihin nga lang, siya ay something na maihahalin tulad mo sa tao. Yun eh. So, obviously, ang gusto mong banggitin dyan, mabilis lang, pero that important ito, hindi ta ang Diyos ginagaya natin sa tao. Obviously, ang nakikita mo, maliit ka, bata ka pa lang, sino na kahalubilo mo, mga tao. And therefore, gusto makilala ang Panginoon, hinahalin tulad natin ang Diyos sa tao. Pero hindi ibig sabihin ng galing ang Diyos sa tao. Doon iba sinasabi ganun. Okay? So, hindi ganun, obviously. Siya nga ay Diyos yung lumikha eh. Okay, ano pa gusto sabihin doon? Sana nakatuto kayo ha. Amaya, magiging ano ito pati. Okay, so ng person, ibig sabihin, nakakausap, may sariling utak, may sariling will. Ano yung will, yung mga anak ko, minsan matatawa ka lang, minsan maasar ka. Kasi pag maliliit pa, di ba, minsan utu-utu lang eh. So ano sabihin mo, tayo, upo, iyak, kain, di ba? Pero habang lumalaki, nakikita mo, meron siya sariling pagdidesisyon. Kahit alam niya ng tama, nasanay na siya doon. Pag may sarili siyang ano, di ba, kahit yung maliliit. So ganun po kasi ang person, may sariling will. So yan makikita rin natin mamaya sa Diyos. Ang Diyos, ang will ba ng Panginoong Jesus ay isa lang sa will ng Ama? God the Father? Iisa lang ba yon? Hindi naghihiwalay? Sino nagsabing, oo? Nagsabing hindi? Wala din. Malito ba kayo? Ulitin ko ha. Ganito yan. Example natin. Kuna, sino bang ang kambal dito? Hindi, wala kambal dito. Itong si... Ano bang ano dito? Ah, dalawang to. Mukhang... Hindi, dati siyadong kilala to eh. Marami na lang si... Yan, si Jamie, tsaka si Jana. Marang kambal, di ba? So, pero, yung karamihan ng gusto ni Jamie, gusto rin ni Jana, at yung karamihan ni Jana, parang kambal yan dito, magpunta sa church. So, pero, isa lang ba sila na hindi na sila magkakahiwalay ng opinion sa ibang bagay? Hindi. Alam nyo yan. So, ganun din. Kahit magkapatid pa kayo, kahit kambal pa kayo, at kahit kambal-tuko pa kayo, alam nyo yung kambal-tuko? Yung magkadikit yung ano. Nakita na ba kayo ng ganun? Ako sa TV lang. So, kahit basta ibang tao yan, may sariling will yan. Kaya nga yung kwento doon, ni Siamese twin nata sa English yun eh. Hindi magkatabi. Yung isa, dito tayo. Ngayon, ang Diyos hindi ganun.
Pero pwede pa kayo magkaisa kahit hiwalay kayo? No, katulad ngayon, ang tama, nasa church, di ba? So, pwede mong piliin na ikaw ay wala sa church, di ba? Ay, ayoko, tinatamad ako. Ay, ayoko muna, di ba? Pwede mong piliin yun eh. Pero, andito tayo sa church kasi nagkaisa tayo at least ngayon, kaya andito kayo. Wala nang pumilit kay Laika, no? Wala naman. So, namili ka, ay, gusto ko lang sa church. Punta ako, di ba? Tama. Yun ang sabihin ng will, mga bata. Namimili ka. Okay. So ngayon, balik tayo sa Diyos. Ang Diyos, Ama, at ang Diyos Anak, Panginoong Jesus, sila'y may separate will, pero nagkakaisa nga kasi perfect sila eh. Wala naman silang pagtatalunan. Diba? Anong pagtatalunan niya? Alam niyo yung tama at mali. Siyempre, hindi nila gagawin yung mali. So parang nagkakaisa sila, pero separate pa rin. Naitindihan niyo ba yun? So isa-isa natin mamaya yan. So point number one ngayon, hindi pa nga comprehensive to, pero okay lang. So this time sa verse 38, so nakuha niyo po yung context, nakikipag-usap siya sa mga, nakikipagtalastasan siya, okay naman yun. Okay, layo niyo na, nag-uusap pa kayo. Ito na lang. Magsiharangan pa kayo dyan. Okay, so verse 38, so tuloy natin to, sila ay nakikipagtalastasan si Jesus sa mga Udyo, no? So ibang Udyo ay nakikinig, yung iba matigas. Parang dito rin. Matigas ang ano, ulo. Sabi dito, then the Jews took up stones again to stone him. Sa Tagalog po, gustong batuin si Jesus. Bakit? Nagsasalita na naman siya. Eh kung ayaw mo mong pakinggan, tulad dito, ayaw mo mong pakinggan, anong gagawin mo? Kung ayaw mo mong pakinggan, di umalis ka na lang. Kung di mo kailangan batuin. Dahil ba batuin ng medyo? Pero masama yun, di ba? Pero ito, galit na galit eh, kasi ganyan po yan. May mga kilala po tayong ganyan pag galit na galit sa sinasabi ng isang tao, parang sinasabi ni Stephen kanina. Ganun yun eh. Ang gagawin sa panahon natin yun, technology na kaya iba, pinipetition yung YouTube channel, ganyan, tinatanggal. Ay samantalang pinaghihirapan din yan. Amen? Imagine nyo yung YouTube natin, kahit paano, mayroon tayong 700 subscribers. Sabi mo kung saan ang galing yun. No? Totoo yun. May mga kung nanonood. But anyway, tapos tinetake down lang. Ibig sabihin, binubura. So bakit kung ayaw mo makinig, di huwag ka na lang makinig? Kasi iba, pag may nasabi ka, katulad nyo, alam nyo naman dito tayo, di ba? Kaya nga natutuwa ko itong mga nagbabalik. Ibig sabihin, you don't take offense sa mga sinasabi ko dito. Amen? So, kahit minsan nasabihan kayo, makulit kayo. Alam nyo yung lumalaki, sinasabi ng tatay nanay, makulit kayo eh. So, hindi na bago sa inyo, di ba? So, kaya lang siya sinasabi, dahil sinasabi natin, dahil yung totoo, para yun ang gawin natin. And, pero itong mga to, may mga klase pala ng tao na ganun, no? Hindi sapat yung ano, ayaw ko sa iyo, gusto yung batuin. So, anyway, ang maganda dito, ang ginawa ng Panginoon, ginamit niya yung pagkakataon para magturo. Ganun siya eh. So, yung mga iba na ayaw siyang kausapin, hindi niya pinakausap eh. Pero, minsan pwede niyang gamitin at minsan ganyan din tayo. So, ang ginawa niya dito, okay, ni-record to kasi ang ganda ng sagot niya. Sabi niya, many good works have I showed you from my Father. Which of those things work? Or what of those works do you stone me? So, ang ganang sinalis ng Panginoon sila, ano ba sinabi ko na gusto niya akong patayin? Sige, sabihin niyo. Kaya sa atin, maganda na kayo record tayo. Bakit? Kasi pag may sinabi ako mali, pwede mo sabihin, Pastor, mali yung sinabi mong ganyan. Saan? Kailan? Pwede natin. Dati kasi hindi ganun. Testimony lang. Ano yung gusto ko sabihin dito sa... Tuloy lang natin sa siya ay nakipag-usap. Pinagbibintangan siya na siya ay blasphemous. And then... Ngayon, ginawa niya, ginamit niya ang pagkakataon na para lalong pakilala yung tunay na Diyos. Una siya, and then yung Ama. Kaya may mga binanggit siya dito. Say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest because I said I am the Son of God. So malinaw, unang bagay, si Jesus ay anak ng Diyos. So sinong hindi lang ito basta anak na parang tayo inampo na, siya ay talaga only begotten Son of God. So hindi po yan basta-basta. Ngayon, ang usabi, kaya in a way, maintindihan mo yung mga tao namamangha. Kasi again, I mean, pero kung di mo ayaw maniwala, di mo ka maniwala. Pero matindi kasi yung iba kasi naniniwala kay Jesus, yung iba hindi, yung iba ngayon, naiinggit. Nakakuha niyo ba yung kwento?
Kaya sabi nito, if I do not the works of my Father, again, challenge to. Eh, ano ka ng Diyos? Eh, dapat. Sige, patunayan mo. Ganyan tayo, di ba? Kung mapatunayan mo, di, sige, makikinig ako sa iyo. Pero pag hindi, tatawa na kita. Sabihin ko sa iba, lungo-lungo, sinungaling ka, di ba? So, magandang challenge yun. Kasi, kung may ginawa, kung may mapapatunayan ka na hindi siya tunay na anak ng Diyos, eh, hindi naman madali, hindi naman mahirap yan. Di ba? Sabi mo, paano mo sabi anak ka ng Diyos? O, ang Diyos ay makapangyarihan. For example, matalino, hindi nagkakamali. O di, kung may sinabi ka lang na, kunwari, si Laika, may sinabi, kunwari lang. Sabi ni Laika, ako ay napakatalino. Alala ko tuloy si Defensor. Eh. Matalinong ewan din. Pero anyway, ganun, ganun siya maghamon, di ba? Pag may sinabi siya, nakita mong mali, mali siya. Hindi siya, hindi, hindi siya pwede mag-claim na lalo ito anak siya ng Diyos. Okay, so, hindi siya mahirap. Hanapan mo lang siya ng mali at kung may mali siya kahit isa lang, hindi siya anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, hinahamon, wala naman silang masagot. Kaya sabi niya, but if I do, though you believe not me, believe the works that ye may know and believe that the Father is in me and I in him. So, ganito yan. Minsan, hindi mo, may basa, medyo slow. Okay? Hindi mo kaya salubungin si Jesus by means of doctrine and salita. Naintindihan ng Panginoon yun. So, mayroon pa rin way, di ba? Kaya, ayun, nabanggit na rin natin si Michael Haban kasi nga, naasar ako dyan eh. Yung kaibigan namin yan na, ano, daming kasi numaling kasi nag-asabi sa inyo, di ba? Sabi sa inyo, Baptist daw sila. Hindi naman. So, ganito lang yan. Kung may mga bagay kayo hindi maintindihan, mga bata, especially mga bata pa kayo, basta hindi maintindihan yung doktrina na yan. Sino ba yung Billy Graham na yan? Sino ba yun? Ganito, sa ang challenge ng Panginoon, tayo din, tingnan nyo kung ano yung ginagawa namin. Amen? Dito sa church na to, yung mga tao, tunay, naliligtas. Amen. Yung iba, ni ayaw i-touch yung, ano, tinatouch lang nila, tapos biglang kakalimutan na, iba na pag-usapan natin. Eh, lalo naman itong mga Jehovah's Witnesses, wala daw langit, impyerno. Matindi yun, di ba? Kaya ganito ang challenge din natin, katulad ng challenge ng Panginoon, okay, hindi kayo niwala, pero tingnan mo yung ginagawa ko. Diyan pa lang, kahit simpleng tao ka lang, makikita mo sino yung tunay sa hindi. Yung iba na gusto alawin, yung iba hindi, baka hindi nila alam kaligtasan. Iba hindi nila pinuturo, kasi baka hindi nila alam, malamang. At pag nakita mo, katulad ni Billy Graham, ba't kaibigan niya yung Catholic na alam mo namang, alam na alam ng Baptist na ini-expose yung Catholic sa magiging idolater, tapos kakaibiganin mo? So, ano nga sabihin ko kay Billy Graham ngayon? Tunay na likod na hindi. Kasi nakita ko yung kanyang mga gawa. So, ganito ang challenge ng Panginoon. Okay, hindi kayo niniwala sa sinabi ko. Nakita nyo ba yung ginawa ko? Amen? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sige nga. Yung mga hindi pwede at kayang gawin ng ibang tao, na hindi niya laging nagpapagaling na lahat ng patay-buhay, lahat ng patay-buhay, hindi lagi. Siya mamimili, di ba? So, pero isa-isa mga ginawa niya, binuhay niya yung mga patay. Hindi ka maniniwala doon. Pinagaling yung bulag. Pinalakad yung may pilay or yung palsy, lumpo, yung walang lakas ba? May sabi dito, believe the works that ye may know and believe that the Father is in me as I. So ito yung unang clue natin, no? Anong ibig sabihin ng paano naging isa si Jesus at saka God the Father? Ito yung unang definition natin. Sila ay isa kasi ang Ama ay na kay Jesus at si Jesus ay nasa Ama. Yan sabi dyan eh, that the Father is in me and I in Him. So, isa ba sila? Sabi kanina, I and the Father is one. Isa ba sila? Nagkakaisa. So, isa. Pwede mo sabihin isa. So, pero hindi na walang hiwalay. Okay, nakukuha niya na. First point po lang to sana. Hanggang matapos tayo, ganito tayo. Pinapatunayan natin. Dinidistinguish natin kung paano sila isa at hindi. So, nagkakaisa sila kasi sabi, yung Ama ko nasa akin, ang ako'y nasa kanya. Eh, talagang isa yun. Diba? So anong, ano pang argument ko dito? Ganito yan. Ang sabi ng Panginoon din, ng Bible, si Kristo ay nasa iyo. Ibig sabihin, isa lang tayo kay Kristo. Ganun ba? Ako si Kristo, ha? O, paano sabi ko si Kristo? Kasi si Kristo ay nasa. Yun ba yun? Hindi mo naitindihan sinasabi mo. So, nagkakaisa kami in a way, ang Panginoon ay tumitira sa akin, Holy Spirit, okay? Nabanggit ang Holy Spirit. Pero sabi rin, si Kristo ay nasa iyo.
Tingnan na nga natin yun. Title po to, hindi po to isang beses lang binanggit sa Bible. And if big Christ be in you, Romans 8:10. Sige pa, ibasa po. Ready, go. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of Christ. Ayun. So, tanong to eh. Kasi nga, alam nyo na, yung audience minsan, yung iba hindi ligtas. Diba? Sa isang church, yung iba, alam yan, ligtas sa atin, ganun. So, kasi yung hindi ligtas dito, hindi natin tinuturing na kapatid. So, pero bisita, okay lang yun. Amen, Sharon C. Venus, no? So, pero pag ligtas ka na daw, si Kristo ay nasa iyo. Malinaw yan. Ano pa? Okay, kinabisado natin dati. Sige, paibasa. Ready, go. Romans 8:11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Sino daw nananahan sa atin? Jesus. Okay. Trinity na yun. Sabi dyan, sino bang bumuhay kay Jesus? Sa ibang pa, yung sa ibang passage, Father. Sa ibang passage, siya mismo, binuhay niya yung sarili niya. Sabi niya, di ba, I will raise him up in the last day. In the third day. So, isa lang. So, sino bumuhay kay Jesus? Pwedeng yung Ama, pwedeng siya rin. Pero dito, binangdang huli, sinabi, si ang nasa inyo ay yung Spirit. So, Holy Spirit. Ano pa? Asan na ba yung Christ in you na ano? Yung title talaga natin, ganun eh. Kalimutan. Christ in you. Ayan, ano. 2 Corinthians 13:5. Ready, go. Examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Si Kristo ba'y nasa inyo? Except ye be reprobate. Diba, yung mga tinutukoy dito, mga ligtas na member ng church. So again, sa isang church, minsan nagkikripin yung mga loko-loko, reprobate. Nagkukunwari parang Judas. Pero kung hindi ka Judas, hindi ka reprobate, sigurado yun si Kristo ay nasa yun yung sabi, di ba? Amen. Tikman kita isa, ano pa? So paulit-ulit po to. Okay, Ephesians 3:17, ready, go. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye be so, nasa inyo daw si Christ, dwell in your hearts eh, di ba? By faith. So, nananahan, tumitira. Hindi ka makita yung isang saktong-sakto eh. The hope of glory yata yan. Ano ko nga. Ayan, may basa. Colossians 1:2. The saints and faithful brethren in Christ, which are the apostles, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Okay, Colossi. Ayan, nasa Colossians din pala yan. Nakita ko na. So, 1:27. Ayan. Ako na lang ha. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. So, yung gusto nyo maintindihan, mapakilala, na si Kristo ay nasa iyo. Okay, so, balik tayo sa ating text. So, talagang Panginoon ay nasa atin. Ngayon, tanong, tayo ba si Kristo? Hindi ibig sabihin na nasa iyo si Kristo, ikaw si Kristo. So, ngayon, ang hindi dahil
ang Panginoong Jesus ay nasa Ama at ang Ama nasa Kanya, iisa na lang sila na wala silang pagkakaiba. Okay? So sila ay nagkakaisa pero sila ay hiwalay. Okay ba kayo? Amen. 30 minutes pa lang tayo, so napangalawa pa lang tayo. So again, si Kristo ay nasa atin. Sila ay iisa ng Ama, pero sila ay hindi isa na wala silang pinagkaiba. Mayroon pinagkaiba. Okay. And then, puro sa dyan lang po tayo actually. Sana nakuha niya yun. Ito naman, ito. So may nagtanong sa kanya. Ito yung mag-umpisa na silang mag, mahabang sermon na silang kasama na ng mga disipulo. Eh sabi ni Philip, pakibasa, ready, go. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffice it us. Ako muna, Jesus said to him, Have I been so long time with you, and yet hast not thou known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Kayo. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth. Ayun. So, yan na naman. Inuulit na naman. Ito ginagamit ng mga oneness. Kita mo naman eh. Ako ay nasa Ama, at ang Ama ay sa akin. Parang kanina, sa 10:38 nandiyan, no? E sabi dito, paano sila ay nagkakaisa? Bukod sa sinabi natin kanina, sila ay nagkakaisa. Paano sila nagkaisa? Na si Kristo ay nasa kanya at ang Ama ay naay Kristo. So kinumpara natin yung paano si Kristo ay nasa atin. So obviously, hindi sinasabi yun na tayo ay si Kristo. At kaya therefore, may pagkakaiba ang Ama sa anak. So ganun pa rin yung first part dito. Ngayon, pangalawang bagay, paano mo nasabing sila ay nagkakaisa? Parang kami minsan, mag-asawa, edi sinabi ko kay Stephen, mag-aral ka. E sabi ng nanay niya, ganun din. Stephen, mag-aral ka. Ay, parang naman kayong iisa lang eh. Kanina kausap ko, parang isa lang. Parang kanina kausap ko nanay ko, kanina tatay ko. Ngayon, pareho lang kayo kasi isa yung sinasabi nyo. O ganun din dito, kaya sabi nyo, the words that I speak unto you, I speak not of myself. Ano yun? Recording? Paano sabi mo, parang biglang hinipnotize na play. Ipapadala, download ni Jesus yung boses. Ganun ba yun? Hindi naman kailangan eh. At ito lang example natin kanina, sabi ni tatay, mag-aral ang mga anak. Ang sabi ni nanay, ganun din. Pero recording ba yun? No, may recording. Pero kasi nga, inuulit niya kasi pareho kami nag-agree na yun ang tamang gawin ng mga anak namin. Tama? So, ganun din dito. Kaya sila yung nagkakaisa, hindi sinabing isa sila at wala nang pagkakaiba. Sinasabi, isa yung sinasabi nila eh. Isa yung gusto nila. Alam nila isang tama. At di sila umaalis doon. Pareho yun eh. Alam nila na ang sinabi ng Ama, hindi sinabi ng anak, pero sinabi rin ng anak. Parang ganun kasi yung pagkakasabi dito. Parang, ang tawag po dyan, ine-emphasize niya na hindi ako nag-isip lang akong anak ako ng Diyos. Ano yung sasabihin ko? Ay, iba na lang sasabihin ko. Ito yung sinabi ng Ama, pero iba sasabihin ko. Hindi. Kasi kung ano sinabi ng Ama, isa yung authority, yun din ang sasabihin ko. Naintindihan niyo ba? Walang pagkakaiba kasi tama naman yun. At lalo na nung nasa lupa ang Panginoong Jesus, di ba? Nag-submit siya sa Ama. Kaya sinabi ng Ama, hindi ko lang yan sinabi. Yan ang ibig sabihin nito. Hindi na sinabi niyang hindi ko sinabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi na sinabi, hindi ko yan sinabi ha. Hindi ko sinabi yan sa sarili ko lang. Yan ang sinasabi doon. So kaya ako sinabi yun kasi sinabi rin yung Ama. Nakasunod pa? Kasi tama naman yun eh. At ang ina, nag-a-appeal siya sa authority ng Ama. Okay? Tama ang Diyos Ama, yun din ang sasabihin ko. Yun ang dideklaro ko. So nagkakaisa kami. Tama? Parang yun. Parang sinabi ko rin sa mga magulang. Natama yan. Sige, magkaisa tayo. Amen? Yun lang yun. And then, but the Father that dwelleth in me, he doeth the work. So again, ano yun? Natalinaga na naman yun. Obviously, hindi si Jesus ay parang robot. Program, play. Kasi ang Diyos Ama yung kumikilos sa kanya at wala siya. Dahil pag kumilos siya, yun yung Ama. Hindi. Ibig sabihin lang doon, nagka-agree sila. And therefore, pag kumilos si Jesus,
yung ama yung kumikilos sa kanya. Naintindihan niyo ba yun? Sana naintindihan niyo kasi again, may mga false teaching na yung gano'n, mga Calvinist, di ba? Kaya mo ginawa yan kasi sinabi sa'yo ng Diyos at binigay sa iyo yung pananampalataya. Eh, ba't din niya ibigay sa iba yon? Unfair naman sa iba na hindi maliligtas sa iba. Hindi siya binigyan ng faith. So, ganun din po sa ministry. Sa ministry ngayon, parang, Lord, ikilos mo po ako na gawin. O, nag-pray na ako, ha. O, sige, hintayin ko ang Diyos kung ikilos niya ako. O, ba't di ka nag-soul winning kahapon? Hindi ako kinilos ng Diyos, eh. Ba't di ka nag-church? Hindi ako kinilos ng Diyos. Nakita niyo kung paano naging excuse yun? Mali yun. At maintindihan natin kung paanong sinasabi lang, pinapahayag niya. May emphasis lang siya dito. Hindi niya sinabing, Pamela, mag-soul winning ka. Sige po, ayoko pero. Hindi ganun yun. Pag kumilos siya sa iyo, ibig naintindihan mo sinabi niya, ginawa mo. Dahil yun ang tama at ginusto mo na rin. Okay, so sana naintindihan niyo yun. Kasi again, ang daming kalokohan ngayon. Kailan lang si ano na naman, si Renato something, ilalan niyo ba yun? Yung apostol tawag niya sarili niya. Loko-loko yun eh. Kasi siya may pinatayo siya. Bad, sinong game dito? Ikaw na lang DM. So bad, mag-uusap tayo kamaya. Kunwari, ano ka? Kunwari, manginginig ka ba daw? Sige, game. Oh, ang Holy Spirit ay kumikilos sa kanya. Ang pangit pa nung pagkaka-execute kasi parang tanga talaga. Ganyan-ganyan, oh. Nakita niyo ba yung minister ko sa inyo yun? Ang dami nagtuturo nun. Kaya ngayon, nangyayari, tayo, parang pagtatawanan din tayo. Kasi hindi tayo ganun, pero, ay, mga Kristiyano, ganyan eh. Ay, lalo yung mga, ano, talaga, minsan, pakita natin sa lunch, ha? Para natin sa akin. Hindi ko na ipasok dito. Pero makita niyo na, hindi tayo ganun, minamak nga natin yun eh. Naasal na, ewan ko sino na Michael Laban, nagaganun ba sila? Sino naka-attend dito kay Michael Laban? Anong ginagawa doon? Nagtatalo, chum, gagano ba sila? Ha? Tuntugtog lang. Okay. Ha? Kanta. Hindi naman nagaganon. Okay, salamat naman. Pero huwag doon din sila galing sa mga ganon eh. Sa mga Pentecost. Anyway. So nakita na, number one, nagkakaisa sila dahil nasa kanya ang Panginoon at Panginoon nasa kanya. So nagkakaisa sila. So pero separate pa rin. Dito naman kasi pareho sinasabi nila. At ginagawa nila. Damay na natin yan. Pangatlo, 2nd to the last. Sorry, apat lang pala to. Paano ang Panginoon Jesus ay nagkakaisa at isa sa Ama? Kasi ito yung nag-pray na siya, no? Ito muna, ako muna, salitan tayo. Now, nag-pray sa Panginoon. Jesus, nag-pray sa Ama. Sabi niya, now, they have known all things whatsoever thou hast given me are of thee. Kayo. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. So ako na lang, ha? And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Tagalog, ganito, Lord, panatilihin niyo po, Lord, sila para sila ay magkaisa kagaya ng kung paanong tayo nagkakaisa. At hindi niya, so ang tanong ngayon, ang panalangin ng Panginoong Jesus, si Ezzy, ang panalangin niya, ako ay magkaisa ako kay Ezzy at siya sa akin. Magkaisa tayo ba, da? Unity. So, ibig sabihin ba, magkaisa kami ni Ezekiel? Hindi pa sabi dito, ang panalangin niya, kami magkaisa. So, ibig sabihin, pwede pala magkaisa na hindi tayo isa. Naintindihan? Palinaw ng palinaw to. Hindi, walang maano dito. Kaya pag naniwala ka pa sa Iglesia ni Manalo, kaya kayo sa Juanes Pentecostal, ewan ko sa'yo. Hindi mahirap to. Ang ginagawa kasi nila, nire-restrict lang nila sa isang talking point. Ganyan ginagawa nila eh.
Okay, example natin yung iglesia ni Manalo. Ganito yan. Si Kristo daw, tao lang. Sabi sa Bible, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao. So, siya ay Diyos, siya ay tao. Sabi sa Bible. So, gagawin ng mga iglesia ni Manalo, hindi siya Diyos kasi tao siya. Ang tao ba, Diyos? Eh, kaso ito, sabi sa Bible, siya ay Diyos. Hindi, siya ay tao lang. Dito ka lang, dito ka lang. Huwag ka tumingin dyan sa iba. Eh, sa Bible, kahit saang bagay, hindi ka pwedeng may pinipasin dito. Dito ka lang, ano ka, parang kabayo na may, ang tawag doon, tapaludo ba tawag doon? No? Yun nasa utak ko rin eh. Dito ka lang, ha, dito ka lang. Yung mga kabayo, kaya natin nilalagyan ng gano'n. Kasi nga, yun ang trabaho nila eh. Eh tayo mga tao, sabi ng Panginoon, search the scripture. For in them, you know, you have eternal life. For in them, you know, you have eternal life. At ganun din naman sa mga Berea na maganda yung example, sabi ni Paul. So, they search the scripture daily. Whether it be so ibig sabihin, kailangan tingnan mo yung Bible sa kabuuan, hindi yung isa lang. Yung iglesia naman pag gano'n, isa lang, diyan ka lang ha. Ano nga ba yun? 1 Timothy 2:15, parang gano'n eh. Si Kristo ay tao, Kristo ay tao. Ay kaso si Kristo ay Diyos din, o paano? Makita niyo yun, o, balik tayo sa oneness, gano'n yan. Isa lang siya, hindi siya isa. Isa nga daw, isa. Ilan ba? Isa, o yan. O ito, isa. Ito, isa. O, isa ba yan? O hindi isa yan, dalawa yan, o dalawang Diyos nyo. Ang tigas ng ulo. Ito sinasabi dito, tayo nga ay gusto magkaisa. Pag nagkaisa tayo, isa ba tayo? Oo, pwede hindi. Diba? Tingnan mo kung saan yung sinasabi nagkaisa. Sa hindi tayo, hindi kami kambal ni Ezzy, di ba? O punta tayo dito, hindi. Hindi, sinasabi lang, nagkakaisa. At sinabi dyan, ulitin ko lang ha, para malinaw, kinumpara tayo na magkaisa tayo kung paano ang ama at ang anak ay isa. So isa sila talaga. Pero hindi sila walang pinagkahiwalay kasi ganun din tayo na nagkakaisa. Pwede magkaisa, dapat mag-isa-isa. Kaya hindi tayo isa na hindi tayo nadidivide. Okay? So sana naintindihan niyo yun. Amen? Last na. So tuloy po ito, panalangin ito ng Panginoon eh. Panginoong Jesus, nananalangin sa Ama. So marami siya sinabi dito. Isa-isay na nga natin. Sabi dito, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost but the son of perdition that the scripture may be fulfilled. So ang katapatan ng Panginoon, pag na-add ka sa Kanya, hindi ka na mawawala eh. Kung mawala ka man, ay babalik. Okay, so accepted ko si Judas kasi nga, anak siya ng perdition. Now I come to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. So, pinapanalangin tayo ng Panginoon na magpatuloy tayo, may kasayahan tayo sa Kanya. I have given them thy word. Pansin niyo yun, nagbe-pray siya eh. Paano siya nagbe-pray sa Ama kung hindi sila separate? Tama ba yun? Sino nang kinakausap niyo minsan yung sarili niyo? Pag sabihin nyo, nag-iisip ka sa sarili mo, hindi yung nagpe-pray ka. Pag sinabing pray, dumadalangin ka eh. Dadalangin ka ba sa sarili mo? Mga si Ezzy. Ezzy, mag-aral ka. O sige, tutuparin ko yan. Sumagot pa. Diba? Hindi ka nun. So pag, obviously, separate ang ama sa anak. I pray not thou that shouldest take him down the world, that thou shouldest keep them from evil. So yun talaga hinihiling ni Jesus na pangalagaan ng Ama yung mga anak ng Diyos. Okay? Yung mga Kristiyano. So ibig sabihin talagang humihiling siya. So hindi siya isang walang pinagkaiba. They are not of the world even as I am not of the world. Sanctify them to thy truth. Thy word is truth. So humihingi ang Panginoon dyan. Ano na, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. So, sinugo mo ako, sinusugo ko rin sila. So, separate yun, sinugo. Pwede ba isugo yung sarili mo? Laika, pumunta ka sa palengke. O, sige. Hindi, parang baliw ka nun. O, ba't hindi ka pumunta sa palengke? Ang tamad mo talaga. O, ito yung pera. O, sige, akin na. Uy, salamat. Ito na yung pinapabili yung pala sa akin. O, sige, salamat. Pero isa ka lang.
sinugo sinugo ko yung sarili ko. Katangahan yun. Okay? So, hindi, may pagkakaiba yung ama sa anak. Sabi dito, yung ama, sinugo yung anak. And then, yung anak naman, sinusugo yung mga mananampalataya. So, sabi dito, ito, wala nang ilalaman, pero maliwanag din, sabi dito, neither pray I for this alone, but also for them that shall believe on me through their word. So, hindi lang, kaya sinabi ko, nananalangin si Jesus, hindi lang pa sa mga apostol, ang time nila at sa atin din. Kasi sabi, diba, pag tinuloy mo yon, hindi lang nananalangin si Jesus sa mga dating buhay na, pati tayo. Okay, malinaw doon. So, ngayon, dito na yung verse natin. Okay pa kayo? That they all may be one. Inuulit na naman eh. As thou, Father, art in me and I in thee. Paulit-ulit eh. That they also may be one in us. Ayun na. So, hindi lang tayo magkakaisa. Hindi lang ang nagkakaisa ang ama sa anak. Tayo din magiging isa kay Jesus. At that the world may believe that thou hast sent me. And then, ito na. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one even as we are one. So, yun na nga. So, again, ang last point natin, nagkakaisa at pwede tayong magkaisa sa Panginoong Jesus at sa Ama, kaya hindi tayo isa sa Kanya na wala tayong sariling will. Okay? So, again sa Calvinist, again din sa mga preaching ngayon, yung mga salita na iba ngayon, ang Panginoon ang ikilo sa iyo at hindi mo mapipigilan ang sarili mo at ikaw ay gagawa ng mabuti. Ganyan yung mga talking points ng iba. Ay, hindi ka gumagawa ng buti, hindi ka ligtas, no? Sino nasa na si Rain? Ay, si Rain, hindi umaten, hindi ka ligtas, no? Ha? So, dapat mag-attend lagi? Ganun yung sinasabi ng iba. Ay, wala kang mabuting gawa. Ba't di ka gumagawa ng mabuti, hindi ka ligtas? Sabi ni... Sino ba tong isang to? Madalas na, sikat na sikat kasi yun, si... Ha? Bukod doon, yung isang sabi, walang carnal Christian, si... Si... Kalimutan ko. So, basta yun. So, tinuturo kasi ng iba ngayon, nalilito sila na loko, tapos ipinaturo sa iba na si Kristo ang gagawa sa'yo. Amen! O sige, ang tagal naman gawa ng Panginoon sa akin. Kasi mali na yung tinuturo sa kanila. Amen. So again, tayo dito sa tayo, soul winning church tayo. Pero kahit sa atin, di ba, napansin nyo, minsan tinatamad. Kaya kailangan na naman turuan, kailangan encourage. Kasi pag hindi, hindi kikilos yan. Hindi naman yan ano eh. Tsaka lalo huwag mong sisisiin ang Diyos. Eh Lord, di mo naman ako ginamit eh. Lord, di mo ako tinawag sa ganyan. Tinatawag ka na ito, kaya inaaral natin to. Ano ba yung tama? Gusto ba yung tama? So ba reward? Gawin mo na. Huwag kang maghintay sa Diyos na para kang gawing zombie at pakilusin ka. Nakakatakot yun, by the way. At nangyayari yun sa mga Pentecostal. Pero hindi Diyos yun. Amen? Hindi Diyos yung umikilos sa kapagumano. Okay, pakita ko sa inyo. Ganyan, no? Parang nag-exercise lang. Eh, mo naniniwala. Doon may meron eh. Renato something. Anyway. So, sana nagkaintindihan po tayo. Hindi ko pa ginamit po yung ibang verse. Dito lang sa dyan, nagkaayos na tayo eh. Amen? So, ang Panginoon, how is Jesus one with the Father? Nagkakaayos sila. Pero sila ay hiwalay. Salamat sa Panginoon. Si Jesus, example natin, lalo na siya yung nagkatawang tao, tayo po ay, o siya ay nag-example natin kung paano siya ay nagugutom, nauuhaw, napagod, na-discourage. Tayo din, pwede natin gawin yung kalooban ng Diyos dahil example natin si Jesus. Amen? So, yun muna. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga basics po ulit na binabalikan namin. Nawa, naging malinaw ito sa amin, hindi kami malilito sa mga talking points ng mga kulto, kung saan nililito nila yung sarili nila, at ang mga nakikinig sa kanila, Panginoon, I pray na maging malinaw ito sa amin, Panginoon, kayo po ay mabuti. But importante kung sino kayo, maintindihan namin kung sino kayo at ano kayo. Kayo po ay Diyos at walang kasalanan, but kayo po ay Trinity nga po, Lord, three person, ang Ama, ang authority, ang anak ay Diyos din. Pero kayo nagkakaisa, siya yung sumusunod, siya yung example namin. Then Holy Spirit ang kumikilos sa akin sa lahat ng itong bagay na ito, Lord. So I pray na sundin namin ang inyong paggabay, ang Holy Spirit,
hindi kami maging katulad ng mga kulto, Panginoon, na ginagamit ng demonyo para lituhin at magsinungaling sa buong mundo, Lord. So I pray na kayo po gamitin niyo, Lord. Magkaisa kami sa inyo, magkaisa rin kami sa bawat sa isa. At sa Panginoon, isa yung sa iyong salita, Panginoon. So ilang po, Lord, kayo malulati at basbasan niyo rin po aming pagkakainin. Maraming salamat sa nagprepare. Ito po yung maging fellowship namin. Maraming salamat nagbabalik, Panginoon. Welcome sila dito so long as they will susunod din po, Lord, sila sa inyo, Lord. At desire nila ay ma-please din kayo, Lord. So ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.